Hi guys, pinakamong sa inyo lahat at welcome back po sa ating YouTube channel. Ngayong araw guys, ang gagawin po natin is ikakasako na po dito yung mismong entrada or yung ating service entrance para sa ating meeting. Ngayon guys, papakita ko muna sa inyo yung mga gamitin natin para sa entrada. So ito na guys yung ating mga gagamitin materials. Yung installation guys ng ating service entrance is dito ko na po siya ilalagay palabas po ng ating building. So yung abangan natin dito, itong PVC na yan. So idudugtungan na lang po natin. Bali meron din type na bili nga PVC rito. Ayan, so yung sukat po niyan isa number 1. So uno po. Ayan na, kailangan po natin dito ng entrance cap, which is ito. So uno na rin po ang sukat niyan. Mail adapter ito, so uno rin. Siyempre kailangan din natin guys ng clamp para sa fittings ng ating PVC. So metal clamp po yung gagamitin natin. So papakuha natin siya ng concrete nail. Yung ating wire guys to. So yung sukat ng wire natin sa number 2 or 13mm². So medyo malaki-laki yung gagamitin nating entrada sa building ito kasi yung ating load schedule is aabutin po ng 100 amperes yung ating main circuit breaker. Ngayon guys, ang gagawin po natin is kakasako na muna yung ating entrada rin sa labas para tuloy-tuloy na yung ating balik-balik, so supply na rin natin yung ating building. Tara. So puputulin ko muna ito. So susukatan kasi natin. Ayan, so gagamit po tayo rito ng elbow na. Patang ko na lang siya. Gaano kahaba. Ayan. Guys. So i-adjust pa natin ng konti. Sakto lang siya. Ayun, yung tubo natin dito yung sa ating dadaanan ng ating service entrance. So magdudugtong pa tayo ng PVC rito. So diretso po siya rin. Ito yung gagamitin natin dito. So sosobra natin. Dito. Ayun, napuputuloy natin dito. Wala pa tayo sa PVC natin na. Hindi na kaya ng pattern ko. So ikakasalan natin guys yung ating entrada. So bali yung wire gagamitin natin dito is itim. Ngayon gagawin po natin sa magtataging na lang po tayo. So largo na to. Guys. Ayan, so matigas itong wire na to, malaki. Tatagin na natin siya ng red kasi ito yung gagawin natin live. Ayan. So pwede yan. Ngayon nahahatiin natin siya. Tara na. Hindi, pasuyo nga muna ako. Dito ko.
Ito na yung dulo ng ating wire. Ayan. Ngayon na ipapasok na po siya sa aking PVC. So ito. Ipapasok natin dito sa PVC. Ayan. So. Ayan. Bali guys, mag-allowance tayo rito. Bali 1 meter po yung pasobra natin dito. Ayan. So, ganito lang kahaba. Guys, lalagyan na natin siya ng entrance capsule. Kakasin natin sa baba kasi di natin kayang ikas sa taas. Mabigat tayo. So, ito. Palagi kayong guys gagamit ng male adapter para sa ating entrance cap. Kasi may threaded yan eh. So, kailangan na may ganda yung pagka-fittings natin. Ang ating entrance cap para sa ating PVC. Entrada. So, pasok lang siya rito. So ito. Ito yung vertex. Yan. So pasok mo siya rito. Yan, kailangan hindi magdulos to. Ayan, okay na. So isunod na natin yung ating ito. Yung ating entrance cap, tanggalin muna natin cover niya mismo. So ipapasok po muna natin siya rito para ma-thread na natin yung ating entrance cap. So ito. So una po guys, lahat ng ginamit natin dito, PVC, entrance cap, tsaka male adapter. So isang sukat lang yan. Puro uno. So ikita nyo lang. Yan. Yan. Okay na. And then ito guys, butasin natin. So ito. Butas nyo lang siya. Ayan, so butas na siya. And then guys, gagawin natin sa ipapasok muna natin dito yung ating wire. Lulusot muna natin sa butas. So ito. Itong isa naman. Ayan. So isa lang yung ating wire. So dito, babaliin nyo yung wire kasi matigas to eh. Sabay nyo babaliin. Ito matigas talaga. Ayan. So okay na. Nabali na natin. Ayan. Ayan, alalagyan na natin yung mismong atakit ng ating entrance cap. Ayan. So ito guys. Guys, bali gagawin naman natin isa, ilulooping na natin yung ating wire dito. So gagamit tayo ng PVC 3-port pang loop ng ating wire. Ayan. So ito, ilulooping natin.
So medyo matigas-tigas itong looping. Gawa ng malaki yung ating wire. Ha? Matigas yung looping ito guys. Gawa ng malaki yung ating wire. Ating isang side. So, ito na bang ating neutral line naman. Na natin yung ating entrada, yung wire. So ito yung light natin, yung merong tape, and then ito yung ating neutral line na walang tape po. So ngayon kakasakunat guys sa ating service entrance. So yun guys, bali okay na po, naipasok na natin sa PVC yung ating linya rito para sa service entrance natin. Ngayon ay diretso ko na siya rito, pababa ng ating FTS dito sa manual transfer switch natin. Sinuksuhan ko na siya guys ng akawat, so papabatak na lang natin. Kaya na magpapatulong tayo, gawa na nga hindi natin kakayanin magsoksok, gawa na nga mabigat yung wire at malaki. So ito guys yung ating wire. So tigas. Yan. Babanatin natin dito. Problema putol na. Kaya bumangga tiyo. So guys, ayan. Kaya, kaya, ilusin mo nga mo na yung wire. Sa ilalim mo dito. Sa tingin niya po, nasa ilalim mo dito. Guys, lalagyan natin siya ng metal plug.
So, yung heavy duty natin kasi kailangan ano to. Ibay. So, katulong na namin yung forma namin dito. Overage. May pang club dyan. May pako mo yan sa bulsa. Pag sa bulsa. Boss, bali na. So, support guys, sa gitna. Malaki yung ating ano, kita na ba? Tingin mo na kayo. Ah. So, guys, bali tapos na. Naikasal na natin dito yung entrada. So, ito. Pinagtulungan namin ng apat kasi hindi kaya ng dalawa at malaki yung wire natin. Bali, guys, so, temporary lang yan. Pinaprocess na yung papel kasi hindi pa naman ito matatapos na eh. Dalawang unit lang muna yung tatapusin dito and then later on. So, meron pa tayong tatlong unit sa itaas. So, dito guys, yung ating wire. So, ito na. May pasobra yan. Ilulusot na natin yan dito sa mga panel na. Kung ating nalingin sa bumaba sa MPS, bali wala pa tayong mayroon pa akong materyales na gagamitin para dito. So, yung terminal lag natin. So, temporary guys, iiwanan muna natin to. So, gagawa tayo guys ng separate video para sa wiring installation ng ating manual transfer switch. So, tataging ako muna siya rito. Ito yung ating line. So, ikakat muna natin yung line natin kasi meron tayong linya na papasok sa mismong panel. So, mag-alawas muna tayo rito. Ganun po. Kasi magpapaikot-ikot tayo yung linya natin yan eh. Umay yung aking cars. Laki ng wire. Tingas na. Ito ang global na pressure. Dali. So ito guys ay ano, itipan muna natin yung adulo nito kasi live to eh. Susuklayan ko na rin to mamaya. So ready ko na muna yan ating neutral. So yung main line natin, ito na, naibaba na natin galing sa ring service entrance. Ngayon, yung ating connection sa ating panel, so meron tayong abangan po rito. So ito yung papasok sa ating panel board. So ilulusot ko na yung two wires dito. So tagging ulit tayo. Para may pasok natin. So dito ay sa lulusot.
Hindi pa ito sa ating panel board. So ito guys, okay na. So tara sa loob, ipuputin yung wire dito. Natin. So ito, bali guys, yung ating alin niya sa dumiretso po siya sa mismong amin distribution na panel natin. So which is ito na yung amin distribution panel natin. So hugutin ko lang. So matigas. Okay na. So geto guys, nahugot na natin. So dyan na muna to. Ayan. So, lipat naman tayo dito sa kabila. So, ito. Halika, kakat ko lang muna siya, temporary. Ayan. Ayan. So, okay na. So, gagawa na lang tayo isang separate video sa installation ng ating manual na transfer switch. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-install ang ating service entrance. Ngayon lang, ganito na lang muna. Tapos na po, kinasa ko na rito yung ating service entrance. Ang ginawa ko guys, tinap na rin natin dito sa ating linya. So, temporary guys, tinap po rito sa ating bahay. Kasi itong bahay na to at itong apartment na to, isa-isa lang pong may-ari. So, pwede po yan. Bali, temporary lang yan. Kasi, itong building na to isa meron po yung sariling electric meter, so ina-apply na po natin, ongoing na po yung process niyan para makabitan po tayo ng kuryente. Ayan. Guys, so na lang guys, dito yung ating pag-atap and then naglagay ulit tayo ng isang screw insulator para sumabagtingan ang ating service trap. Ayan. Temperature lang dito. Ayan po. So yun lang po guys. So, sa kamila naman dito, so naayos ko lang din. Bali, kinat ko lang yung linya rito. And then, sinama ko rito yung isang line. Yan. Bali, pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-install ng ating service entrance para sa ating project, sa ating building. Sa mga di ko kasi subscribe pa rin sa support na yung channel ko, click yung YouTube bell para rin din sa aking bagong. Ganda na lang muna and see you in the next vlog. Diyan kailangan.